Yo guys, good afternoon. Sakit ang aking liig. May stiff neck ako. Hirap lumingon, kasama katawan pag nilingon. Tingin wala ng ulan. At maganda ang panahon ngayon guys. Kaya nakasalamin ako ng dark. Kasi mainit. Oh, ito guys, lalabas na ako sa dito sa aming iskinita. At ito yung kain ng tanghalian. Doon sa paborito kong kainan. Dito lang sa mga labasan. Maraming restaurant dito guys. Pwede ka mabili. Puro gulay, puro isda, or puro manok. Kung mga mahalin, 150 ang isang order na ulam. Meron. Meron 120. Meron 80. Meron 40. Meron 32. Pinakamura. Meron namang puro leeg. 25 lang. Tatlong leeg na. Continuous ang hanap buhay ng mga tao dito. Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kabayan. Katatapos ko lang mananghalian sa Samboy Fried Chicken. Hindi ko na binidyo. Gusto ko matungay salamin. Salamin ako sa mainit. Grabe init kayo. Nung isang araw naman. Ulan, di ba? Saksisip tatong araw. Kaya hindi ako nakalabas ng bahay. Hindi ako nakakain ng fried chicken. Puro tinapay lang ako. Noodles. At saka may order ko doon. Basta di ko nakalabas sa bahay dahil ulan. Kung magpayong man ako, basa yung aking talampakan. Mataas yung tubig. So buti na ngayon at wala ng ulan. At mainit natin guys. Sobrang init. At pwede rin sumakay ng mangka. Dahil nga maganda ng agos ng tubig. Hindi na siya malakas ang kuryente. So normal na. Back to normal. Ika nga. So sana nga maging maganda at maayos ang lahat. At pati yung nasalanta sa malakas na o pagtaas at taas ng tubig, yung mga napiktuhan doon sa baha at saka pagtaas ng tubig sa mga katabing ilog, yung mga naka-experience ng mga pagkasira ng kanilang mga pananim, mga landslide at lahat ng mga napiktuhan ng mga nakarang araw na umulan, naway nasa maganda at maayos ang sila nawa ng pamumuhay. Naway nagpang-abot na rin ang gobyerno ng tulong. At sa mga may ginintuang puso, pwede na kayong tumulong guys. Direkta na sa Canada. At pwede na kayong pumunta doon sa mga lugar na apiktuhan. Ang birawan na doon sa Carmen Terminal. Yung may nag-block doon na parang mataas ang tubig. So, hindi ako nakapunta doon dahil nung mahirap may stranded. Dahil ayan na yung mga vlogger sa malapit doon. Magkikibalita na lang tayo. So dito lang ako sa Davao City guys. At balak akong mag-conduct ng mga interviews in the near future in my other channel. So dito sa akin main channel, minimaintain ko lang ito araw-araw. Mayroon akong ma-upload. May kwento sa inyo tungkol sa buhay ko dito sa Mindanao na masalimuot ka na. Masalimuot dahil siyempre malayo ako sa aking pamilya, sa mga anak at apo. At marami na nga nagbabas sa bakit ako umalis at sacrifice lang dahil sa aking faith and belief. So that's how I believe in Allah, Allahu Akbar. Siyempre love God above all things in this world, diba? Sabi naman yan eh. So you guys, huwag natin inanakit ano man ang ating pangkabuhayan ngayon dahil yan ay alam ni Allah yan. Hindi ka bibigyan niya ng mabigat na pangpagsubok kung hindi mo kaya. So, bagamat sabi nga ng iba, ay si Tatay Jun ay naghihirap na kasi umalis sa bahay nila, ay masaya naman ako. Dahil nga, sa mga oras, pwede kong gumising, pwede kumain, pwede hindi kumain. Basta importante ka, aking faith. So guys, papunta ako ngayon sa Unitap or Gmall. Mayroon lang akong titignan doon guys. Looking is not buying. Canvas lang, ika nga. Basta something na importante. Pupunta lang ako doon. Sa ngayon, nandito ako sa Candelaria Park. Kasi ito ang park na hindi matao. Wala nang mag-ano dito. Wala nang nag-skating board o nag-skateboard. Kasi nasisira yung mga bricks. Nilalaroan ng skating. Nagbawal na rito. Aming makalagang malaki multa pag nahuli ka rito. So sa araw na ito, ang aking gagawin ay mag-conduct ka ng interview. Pag may makikita akong followers,
viewers o nakakilala sa akin, interviewin ko. So, simple interview lang. Mga normal na mga vloggers na tinatanong. Diba? What's your name? What do you do for a living? Mga ganun. Mga simple lang. Siyempre, Tagalog. Hindi natin saklawin yung style ni Mr. Zito sa Mantina kasi sa kanya yun. Yung design show, chit-chat ato ni. Panoorin nyo guys, nandun ako, in-interview ako ni Sir Chito. So, now ay kahit pa paano ay napagbigay ako ng maganda at maayos na sa kasagutan sa mga itinatanong sa akin. Mainit ngayon, kaya ako nagsalamin. So, pansi lang to guys. Rayba na pansi. Mumuray lang ito. Marami to sa terminal. Terminal ng bus dito sa Davao City. Di nga pala ako nakapasok sa terminal guys. Gusto kong tanong doon may biyahe papuntang Leyte. Pero palagay ko wala pa eh. Kasi di ba ay mga kalsada eh. Mga dinadaanan, yung mga Batsirol bus, hindi nakaka... Pagka ito, hindi nakakatawid ka nga. Kasi maraming kalsada na sira. So it will take time siguro. Bago maayos yun. At siguro naman eh, ginagawa na ngayon. Mahirap kasi magdala-dala ngayon pag biglang umulan eh. Biglang magkabahaan o anong mangyari eh. Sana naman eh, hindi na maulit. Dahil pagka tuloy-tuloy ang baha nga, lumalambot ang lupa. Naalala ko nga yung bahay namin sa Leyte. Nakatira kasi sa bundok yung paganyan ng lupa. Andito kami si Babaw. Yung mag-landslide, yung bahay namin, nalipat na doon sa baba eh. Buti may puno ng nyog, yun ang nakasangga. Buo pa rin yung bahay. Kaso lang, tagilid nga lang, nakaganoon na. So, wala na, no? No choice. Buti nga, di na tabunan yung lupa, yung ano, bahay namin. Pero wala kami doon, nakandoon kami sa baryo. Kasi nga, pinababa kami yung mga nakatira sa bundok. Doon sa proper, sa baryo na. Nakakabalik na lang kami doon, nung ako na binata na. Balik-balik kami sa amin kasi doon ang nabubuhay ang aking amatina. Pagsasaka talaga eh. Doon sa proper kasi sa baryo, wala kang mapakitahan doon. Tinda-tinda yung aking ina doon hanggang nalugi. Dahil nga, alam mo na, sa probinsya, puro kamag-anak ang namimili. At nautang, hindi ka naman di magpautang. Hanggang ang natira na lang, igarap po na lang at saka yung mga panali. Panali ng tinapay at saka yung dae. Diba tinatali yun, mga tinapay. Yung karapon, yung nalagyan ng tinapay din. Ginagarapon ng araw yung tinapay para di lang awin. Saka yung mga daing, mga bulat, saya ba? Simpleng buhay lang. At wala, hindi na nag-materialize. So tinigil na lang. Akin na uli kami. Doon na kami uli tumira sa bundok. Kasi doon talaga ang anak buhay ng aking amat ina. Kundi magsaka. Ang pangita ba? At saka yung panginabuhi. Para mabuhay. So, pero masaya guys. Masaya ang aming buhay nung araw kahit na gano'n lang kami, hindi lang kami nakakain ng masarap. Puro gulay lang talaga. Hindi ko alam na ang gulay pre mas masarap yun sa mga red meat. Kasi nga, maano sa katawan yun, walang kontra. Kasi nung mga panahon pa ng mga sinaunang tao eh, puro gulay lang ang kinakain nila, iba? Wala talagang mga panghalo-halo pa, walang mga bitsin, walang mga, walang ang asin. Mga unang panahon pa, diba? So, naranasan na namin yun ng aking ama. Aking ina ay nasa Maynila noon. Kami lang dalawa na aking ama. Yung pinikitin sa inyo na ayaw na ako pag-aralin. Hanggang grade 6 lang. So, ang lakas ng ulan. Lakas ng baha. Di ako makababa ng baryo. Kasi bala kong bumili ng asin. So, wala kaming asin talaga. Wala ang sukal. Wala. Di kami nakapagkape. Pero meron kaming pagkain. Meron kaming bigas. Meron kaming lagutmon. Yung lagutmon, yung mga kakanin. Marami kaming kamote, saging. Naka-ano lang yan. Naka-reserve lang doon. Nakalagay sa sako. Kamote, ganyan. Balinghoy. So one time, kasi lagi nang naulan, nanikop ang aking amahan. Alam mo yung nanikop? Yung bang kamay lang ginagamit. Alas mga bato. Magaling kasi ang aking ama, manghuli ng isda eh. Nakahuli siya ng halwan. Tsaka mga kasili, yung L ba? Pinakamay lang niya yun ha. Maano siya, laking hirap. Kaya alas alam niya yung mga panghuli ng mga isda. So marami siyang nahuli, hindi niluto namin, naalala ko wala pala kaming asin. Eh may gata, pare kaming mahilig sa gata eh. Hindi nagkatingin na lang kami na kanyang ama, alam na, na sinong susi natin, na yun talaga ganito buhay natin. Wala kaming asin guys, kumakain kami walang asin. Yung aming niluto, nagkatingin na lang kami. Basta may sili,
At saka yung ulam nga, ay may gata. Di lalong matabang talaga. Layo ng kapitbahay, guys. So, ang ginagamit namin noon pang tawag ng just in case emergency kung may naka-religion, karatong, yung kawayan na may butas, pinupokpok mo yun. Tang, tang. Para marinig ng mga kalapit na kapitbahay, ibig sabihin, hindi maabot ng sigaw. Kaya ginagamitan ng karatong. Pag marinig ng mga kapitbahay yun, pupunta sa bahay mo. Alamin kung saan banda yung tumutunog. Maka may emergency, mga ganun. May nanganak, may napilayan. O, ganun ang mga... ano, mas message ng mga kapitbahay sa malalayo. O, hangga matulungan ka. So, ganun guys, ang magal mag-communicate sa probinsya ng araw, ginagamit ang karatong. Hindi ko alam mo ang tawag sa Tagalog yun. Karatong sa Bisaya tawag. Kasi malalayo ang mga kapitbahay. Pero masaya. Pero bilib lang ako sa ama, wala siyang reklamo, wala siyang salita. Tinitigan lang niya ako. Binabasa ko lang na, oh, ganito, wala tayong kasi, hindi kaya na lang tayo. Pinukis ang aso. Kasi nga, sa belief namin sa Islam, guys, kung kami kakain, hindi kami nagsasalita ng hindi maganda doon sa kinakain namin. O hindi kami nag... Kasi bliss din yun eh, kahit ganun lang ang pagkain mo. Bliss yan galing sa kay Allah. So, salamat nga na mayroon pa tayong kinakain. Kaya may pampasok sa ating sigmura. So, doon ako bumilip sa aking ama talaga. Saga talagang naalala ko nga hanggang ngayon na nawala siya, nawala ako sa feeling niya. Nasa Maynila ako noon. Buntis yata si Mother Queen noon nung kay Suset. O tama, buntis kay Suset yun. Si Mother Queen. Kaya umuwi ako noon pagkamatay na aking ama. Ay wala rin akong kapira-pira noon. May security guard lang trabaho ko noong araw eh. Pero ano na ako, company guard. Bagong company guard. Tapos si medyo malaki sa konti ang sweldo namin ng araw. Ang ginawa ng mga kapitbahay namin na alam na ako namatayan, nangulikta ng mga palima-lima, 10-10 piso sa mga kapitbahay. Sa mga kapitbahay doon sa Kaingin, sa penthouse ngayon. Pero hindi pa ganyan kaganda ngayon sa ngayon. Noong araw eh, wala pa makikita ng mataas na bahay doon. Nangulikta ng 5-5, 10-10, hanggang nakaipon na tamantapa pamasahe ko pag-uwi ng Leyte. Nakauwi ko ng Leyte, paklandala ko doon. So napakalungkot nung mawalan ka ng magulang na wala ka sa piling nila. Eh wala akong magawa doon dahil nga hirap din ako sa Maynila. Yung nga nakatira nga lang kami doon sa Kaingin. Alam mo na Kaingin doon. Squatter area. Naalala ko lang guys na napakahirap pag di mo kasama talaga magulang. Pero sa katanong ngayon kasi nga iba na nga ngayon. Millennium na ngayon. So kanya-kanya ng... Mamumuhay ang ating mga anak, ang mga magulang eh, susulo na sa bahay. Kahit naman sa Amerika, ganun din. Pagka edad mo ng 18, alis na yung anak sa bahay mo. So, mag-isa ka na lang ulit sa bahay mo. So, kinikwento lang ko sa inyo guys. Kaya nga, yun ang aking regrets nung ako'y nasa probinsya pa. Dapat eh, kapiling ko dapat ang ating mga magulang. Hanggang sa huling hindi nga nila. Hindi nga nagmadireles kasi nga nagpunta ko Manila. Kaya tama yung sabi ng aking ama. Dapat hindi na ako nag-aral. Nag-aral ng high school. Para, doon na talaga ako sa kanya. Hindi ako alis sa lugar na yun. Makapakasawa ko na taga-roon. Kaya una taga-provincia na doon ko pa rin o doon pa rin ako titira sa aming bayan o sa aming lugar. So kanya-kanya kasing guwit ang ating palad eh. Tinitignan ko nga yung palan ko eh. Kung nga saan buwit na to eh. Kung dito ba ako susuwertiin sa Mindanao. May iba nga doon. Baka naghanap na yung si Papa John o kasi si Tatay John ng ano. Si Kuya John ng maging asawa. So totoo lang guys. Sakit ang ulo lang. Kasi nga number one yung aking belief. Pwede naman kayo mag-asa aming belief. Pwede mag-asawa na higit sa isa. Pero hindi yun obligado. Pwede lang. Oo. Kung totoo sa'yo. Hindi yun obligado talagang susundin mo yung mag-asawa ng apat. Pero pwede kami mag-asawa ng higit sa isa. Yun ang aming... Yun ang batas ng Sharia law. Pero pag hindi mo kaya, huwag ka na mag-buti pa. Manatili ka na sa isa. Huwag ka na mag-asawa. Kaya nga. Enjoy life lang. Di ba? Pero guys, hirapan akong lumingan talaga. Sakit yun dito. Ay, stiff neck ako. So, taas kasi ng ulan ko.
Yung unang kong dalawa, mayroon pang comforter, pinagpatong-patong ko. Sir, matulog pag malamig eh. Habang nag-i-edit. Kasi pag nag-i-edit ako, nakahiga. Wagang paantok-antok na ako. Diretso tulog na, mga ganun. Kaya madaling masira yung aking headset. Kasi nag-headset ako. Para hindi ko marinig yung mga ingay sa labas. Habang nag-i-edit. So pag nakatulog na ako, simpleng madadagalan ko yung aking headset. Kaya nasisira. So, yun guys. Ganun ako mag-i-edit. Kasi sa gabi ako nag-i-edit. Tapos sa tanghali ko ina-upload na public ganyan. Tapos edit, upload agad, tapos public ko tanghali. So yun guys, pinipinto ko lang sa inyo. At ako'y pupunta ng Gmall. Mayroon akong bibili doon. Para kong bumili ng extra t-shirt. Dahil medyo nagsikipan yung aking medium na t-shirt. Ibig sabihin lumaki ako guys, nang wala akong trabaho ngayon. Kasi kumplito tulog, kumplito pahinga, kumplito kain. Nag-reduce na ako ng kanin, once a day na lang ako kumakain ng kanin. Pag kumain ako ng tanghali, pero ngayon, di na ako kain maming hapon. Or kung hindi ako nakakain ng umaga at tanghali, sa hapon ko ako kumakain ng kanin. Pinaka-minimum ko na yung isang cup, pinaka-marami ko ng 1.5. So bago mag-resize ng gabi, kailan makakain ako. Wala na akong intake after that. Tubig na lang, coffee or anything liquid. So ganyan ang aking diet plan. Sa akin lang yun. Hindi ko alam kung apekto sa inyo guys. Pero, try nyo rin. Baka apekto. Pero ngayon lang kasi, nagkaroon ako ng magandang tulog. Kaya medyo lumaki ako. Di pa ako nakapagpati, ako ng weight. Mag-check ako ng weight ko. Bumigat na ako. Kasi, lumaki ang mga balikat ko. Yung medyong kong t-shirt, medyo sumikip. Dati, maluwang yun eh. Saka yung small, kaya kong isuot eh. Meron ako mga hands na small eh. So, kailangan bumili ako ng extra large or large na mga t-shirt. Yung mabigay sa akin ng aking pinsan na galing Amerika eh. Kasi sa akin, ang lalaki nun. American size. A medium na lalaki, American size, saka large, ganun. Pero American size, alam mo na, American size malalaki. Puro puti nga lang eh. So, mayroong isang doon, may nakalagay US Navy. So, yun guys, titingin lang ako, pero pag mahal, hindi lang ako bibili. Siyempre, ating budget eh. Mabilis lang akong dalawa, mga ganon, para alternate. Pero yung mga polo ko, mga loose kasi yun eh, saka, franchise. So, yung iba, hindi ko na masuot, kasi nga, umaangat na itong gumaganyan ako. So, ibig sabihin, lumaki ako, no? Dahil nga, puro tulog lang ginagawa ko eh. Pag walang ginagawa, wala akong i-edit, wala akong yun lang naman ang ko, mag-i-edit, mag-verify kung may mga copyright doon sa aking computer, nagpra-practice ng typing, ganun pa rin ang typing ko. Kasi nga gusto ko like ulit sa mga PPO companies, medyo naman eh makakuha ako ng average man lang or above average sa kanilang typing exam. Pero sa interview, okay lang, basta may bakante eh. Wala lang kasing sigurong bakante nung pag-apply ko eh. So karamihan kasi ang account, customer service representative, karamihan ang ina-hiring. Mayroong iba, Comcast, chat support, may iba, PT&T, yung mga hindi ko na-experience eh. Kapag yun ay tinanong sa akin, wala, hanggang sagot ko lang, I love to learn. If you try me, I have only experience in customer service. Ganun lang. So inshallah, mga next week, makapag-reprofile ako, mag-apply ako, mag-ready na ako. Sa malinggong ito, medyo pahinga mo ng konti kasi minsan hindi magandang panahon eh. Kailangan magandang panahon, magandang pakiramdam at ayos ang meron kasing panahon na wala kas kondisyon eh. Kaya kailangan nasa kondisyon, di ba? So yun guys, at ako'y pupunta na sa Victoria Mall or Energy Mall. So yun lang vlog na ito. Nice. Thank you. Mag-like sa'yo, mag-share, mag-subscribe sa akin channel, John Caleta TV. At din sa main channel ko, John Caleta Cadena. At Big Time World TV. Bye-bye! Our love is a lie. So we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.